Welcome back mga kaibigan at ang pag-uusapan natin sa videong ito ay kung ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng kulam at barang. Alin ang mas malakas sa kanila at paano ito kontrahin. Pero bagong lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, sadyang mahiwaga nga talaga ang bansang Pilipinas. Binabalot ito ng iba't ibang hindi maipaliwanag na mga pangyayaring na pag-uusapan sa anumang sulok ng mundo. Mga kwentong kamangha-mangha, nakakakilabot at karanasan na binalot ng kababalaghan na nagpasalin-salin na sa maraming bibig. Ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, ay naranasan nyo na ba kahit minsan sa buhay nyo na bigla na lang sumama ang inyong pakiramdam, sumakit ang tiyan na parang tinutusok ng karayom, matinding pagkahilo na parang umiikot na ang mga bagay sa iyong paligid, paninikip ng dibdib at sakit sa ulo kahit na wala ka namang sakit. Wala kang idea kung anong nangyari sa'yo, kaya ang maiisip mo na lang ay maaari kayang ikaw ay nakulam o nabarang. Huwag kang mag-alala dahil sa bidyong ito ay aalamin natin kung anong pinagkaiba nila. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang pindutin yung like para mas marami pa akong gagawin na ganitong klaseng mga video. Mga kaibigan, ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng kulam at barang? Unahin na natin ang kulam. Ang salitang kulam ay may kaugnayan sa salitang kulang sa kadahilan ng ang taong dinadapuan nito ay may pagkukulang sa pananampalataya sa Diyos at may pagkukulang na nagawa sa iba pang tao. Karaniwan sa kinukulam ay yung may mga nagawang atraso sa kapwa nila at may ilan din naman na ang pinagmulan ay inggit, pag-aagawan ng kalaguyo o kayamanan sa buhay. Ang kulam mga kaibigan ay isang uri ng itim na kapangyarihan na ginagamit upang saktan at pagdusain ang ibang tao. Tinatawag namang kukulam ang isang tao kapag gumagamit ito ng ipinagbabawal na karunungan at karamihan sa kanila ay inilalarawan bilang isang matandang babae na mahaba ang buhok, mabalasik ang mga mata ngunit hindi nakikipagtitigan sa ibang tao. Ayon sa mga kwentong bayan, ay karaniwang mag-isang nakatira ang mga mangkukulam sa magugubat na lugar at marami silang alagang hayop lalong-lalo na ang mga itim na pusa. Binansagan silang bruha dahil sa kanilang itsura na naimpluwensya ng paglalarawan sa Europa noong unang panahon. Kilala ang mga mangkukulam sa paggamit nila ng mga hindi pangkaraniwang materyales tulad ng manika, karayom, at aspili. Kapag may napili na silang kukulaming kaaway o biktima, ay nagiging simbolo ng tao na yun yung manika at bawat bahagi nito ay tutusukin ng karayom na magdudulot ng matinding kirot at karamdaman dun sa kinukulam. Kaya lang mga kaibigan, noong first year college ako, meron kaming subject na Philippine History at sinabi ng professor namin na noong unang panahon daw, ang mga mangkukulam ang siyang nagsisilbing albularyo at tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga mambabarang. Ngayon, ang tanong naman ay, ano ang barang? Ang barang mga kaibigan ay isang uri ng mahika na sinasabing higit dobleng mas mabagsik
kesa sa kulam. Kung paglalabanin natin ang isang mangkukulam at mambabarang, ay napakaliit ng tsansang manalo nung mangkukulam. Malayong mas malakas ang barang kesa sa kulam dahil maaari lamang makapinsala ang isang mangkukulam kung kilala niya ang kanyang biktima, ngunit ang mambabarang ay maaaring magdala ng panganib sa kahit na sino sa pamamagitan lamang ng paghipo o paghawak nito sa mga bagay na may kinalaman sa taong nais niyang saktan o wasakin. Ayon sa mga kwento, ay sila ang gumagawa ng mga tinatawag nating gayuma o panlumay tuwing mahal na araw dahil pinaniniwalaang dito sila pinakamalakas. Karamihan sa mga mambabarang ay sinasabing masama dahil ginagamit nila ang kanilang karunungan para sa masamang intensyon, pero base rin sa mga kwento noong unang panahon, ay isa sila sa mga nagtanggol at nagdepensa sa ating bansa laban sa mga Kastila. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay inabuso nila ang kanilang kapangyarihan na dumating pa sa puntong pati ang kanilang mga pamilya ay nadamay. Ngayon, kung ang tanong mo naman ay ano ang dapat na gawin kapag ikaw ay nakulam o nabarang, ay makinig ka sa mga susunod ko pang sasabihin. Ayon sa mga matatanda, ang isang gamot sa kulam at barang ay ang humanap ng albularyo na kayang tapatan ang kapangyarihan ng mangkukulam o mambabarang, at kapag nahigitan niya ito, ay mararanasan din nila yung sakit na ipinadama nila dun sa kanilang biktima. Isa pa ay kapag tinapik ka raw ng mambabarang, ay tapikin mo rin sila pabalik upang hindi matuloy yung sumpa na ipinataw niya sa'yo. Mga kaibigan, ang paggawa o paggamit ng itim na mahika at ng ipinagbabawal na karunungan ay may kapalit na sumpa o karma. Kaya ang magandang gawin ay huwag mo na lang itong subukan dahil maaari lang nitong maipahamak ang iyong sarili, pati na ang mga taong malapit sa iyo. Kung wala ka namang ginagawang masama sa iyong kapwa, ay walang dahilan upang ikaw ay matakot sa mga ganitong klaseng bagay. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa kulam o barang? Naranasan mo na ba to? At ano ang alam mo tungkol sa bagay na to? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan, ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Maya Angel Heart Dones, Mr. Globes, Diony Garcis, Mark Malapitan, JM Sadicon, Arven Elacion, Jonicio Ayuman, Chris Axel Natindim, Rich Morales, Ma Erika Salamanca, Jovelyn Nabarte at Adriel Onza. Maraming salamat sa support at panonood, at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.